Welcome sa second part ng VueJS PHP CRUD. And continue tayo sa ginagawa natin. So far, ang nagawa natin is may table na tayo ng list ng sample users. And then, meron na tong functionality. So, ang functionality niya is magkakaroon lang ng model. Then, yung user pwede mag-input. Then, mag-add siya ng user. So far, nagko-close pa lang to. Wala pang communication sa backend. So, continue na natin. Una sa lahat, gawa tayo ng another file. Dito natin lalagay yung view instance natin. Cut nyo. Delete nyo lang yun. Paste nyo dito. Adjust natin spacing. Mga dalawa lang. Shift tab. Save. Then include natin yung script na to. Users.js. Save. Tignan natin kung same pa rin. Same pa rin, walang error. Then, iwalayin rin natin yung CSS sa ibang file. So, dito create lang tayo ng style.css na file. Then, copy, paste. Adjust ng space. 2. Then, shift tab para umayos. Save. Then sa index.html, i-link natin yung style CSS. Delete natin ito. Then, link CSS. Style, sakto. And then, save natin din. Tingnan natin kung ganun pa rin. Same pa rin, walang error. So, next is, gawin natin to ng functionality. Bali, pag kinilik natin to, lalabas yung modal nung edit. So, gawa tayo ng modal ng edit. Copy natin hanggang dito. Copy. Paste nyo sa baba nun. Dapat alam nyo yung place ng ano, ng kinakopy nyo. Edit to. Ito, the edit model na lang. Show edit model true. Dito rin. Tsaka ito rin. Then, ito is edit user. Tama. Okay, tama. Save natin din. Check natin. Wala. Nag-error siya. Dahil wala yung variable pa. Sa view. So, ingat tayo dyan. So, balik ulit tayo dun. Kawa tayo ng variable dito. Ng comma din. Sa baba is yung edit model false. Save natin yan. Dapat gumagana na to. Yun. Pag kinilik to, wala pa. Dahil, may isa-set pa tayo. Balik tayo sa index.html. Dito muna tayo sa edit icon. Lagyan natin ng V on click. Then, gawin natin true to. Save. Then, dapat gumagana na to. Okay, so, palitan natin to. Edit. Not new user. Tanggalin natin you. Save. Refresh. Then, click. Okay. Sa part na to, dito mag-upper yung kinilik natin yung user. Then, pwede natin edit yan. Sa delete naman, gawa ulit tayo. Copy natin hanggang
dito. Nakita niyo yung linyang puti? Ayan yung indicator na hanggang saan yung sakop niya. So, hanggang dito yan. So, copy rin natin yung comment. Then, copy-paste sa baba nun. Delete. Ganun pa rin, may header. Palitan natin to. Tapos ito, delete rin to. Oops, delete model, true. Sorry, delete. By the way, pwede nyo yung i-post to. Post, play post para masundan nyo. Save. And then, edit lang natin yung UI nito. Sa body, iba na. Hindi na tayo magpo-form. Delete natin yung form. Ang gagawin natin is mag-ask tayo ng questions sa user. Mga H4 lang laki. And do you want to delete this user? Ganito na lang, you are deleting. Tapos yung name, sabihin natin username temporary. Yan, ganyan lang muna. So lagyan natin ng save muna natin tsaka tignan natin. Oops, teka lang, gawa muna tayo ng variable sa users.js. False ulit. Save. Okay na itong index. Refresh natin. So edit. Ganun pa rin. Sa delete, wala. Tingnan natin yung console. Walang error. Bali, wala pa palang V on click ang delete button. So gagawin natin is same lang dito sa edit icon. We on click delete modal. Show delete modal true. Save tsaka refresh ulit. Dapat gumagana na to. Okay. Maglagay tayo ng button na yes or no. Yan din ng HR. Then lagyan natin ng dalawang boto. Na may type button. Sa class, gagamitin natin yung substrap. PTN danger. Dahil magdi-delete tayo ng user btn, lakihan natin charge dalawang button. So copy paste nyo lang yun, then sa success ito yes, ito no. Alright guys, so ang next is delete nyo lang yung dalawang row na nakuha lang ganito. So itira lang natin sa parang ganito lang mangyayari. Then ngayon ay mag PHP na tayo.